Okay, good luck. Apat yan, tama. Isa, mali. Okay. Update ko lang kayo dun sa medyo ko kasi day 28 na ako eh. Ano dito ngayon tayo sa Rafael's. Try natin. Try nyo rin kung Cavite. Ano Jomar. Jomar and Michael Judge dito na. Sama namin. Try nyo rin sa Cavite. Yes, please do come here. Thank you for experiencing Rafael's. Yeah. Senior. Grabe. Sir, mga kasama namin dati sa Kalokohan. Smile, babe. Oh, are you on the dance? Huh? We try it that way. Be, ang aga ng summer nyo ah. Aga ng summer nyo ah. Huh? Kaya, oh, kaya oh. Hello, oh. Blow. Oh, oh. Pag mo inumin. Dirty yan. Oh, tinuro ko nga siya, sabi ko blow eh. Pakita mo kay ano, kay Kara. Hindi ganyan, kuya. Gagayahin ka niyan. Blow. Update ko lang kayo dun sa medyo ko kasi day 28 na ako. Makapaghilamos na ako ng facial cleanser. Pero nilagay ko siya dito sa yung regular lang na ano. Yan. Etong lalagyanan na to, yung na-empty ko na ultra hydrating foam cleanser. Pero original na lalagyan niya, nasa ganito rin siya. So, ang gagawin nyo, salin nyo siya dito. Salin nyo lahat. Tapos, ito, lagyan nyo ng water. Yung facial cleanser na kasama dun sa Rejuve set. Tapos, pagka nalagyan nyo na ng water, ilagay nyo dito sa foam cleanser para mag-foam siya. Kasi hindi siya bubula pagka hindi mo nilagay ng water. Kasi yun, haluin mo lang. Yan. Pag inano mo siya, yan, papakita ko sa inyo. Yan, foam na siya. Ganyan siya lalabas. So ngayon naman, magto-toner naman tayo. Yan, okay. Rick's Rejuvenating Toner. Konti na lang. Ewan ko kung maririnig nyo, no? Yan, okay. So, magto-toner na ako, no? Baka kasi sabihin nyo, ibang product yung ginagamit ko. Pero yan, mauubos na siya. Kasi nga day 28 na ako. Kinakatipid ko talaga to. Ayan. Nalagay ko na ha. Tubig. Yan. Ganyan lang kakonti. Tapos. Same pa din. Weird lang kasi kung kailan matatapos na ako, dun ko siya naramdaman na may konting hapdi. Konti pa rin naman, pero hindi kagaya nung ano, iba. Fourth day pa lang, mahapdi na raw. Fourth, ganyan. Iba, day three pa lang, nagbabalat na sila. Tapos may nakita akong balat kahapon dito sa area niya. Yeah.
Ng ibang ano na yan, mga nunal yan ah. Mga sabihin nyo mga, yan mga nunal yan. Yan. Yan, kinuha ko lang yung ano, yung sunscreen. So, ito, usual, sa umaga, parin, ayan, okay. Tapos, baka sabihin nyo, nagpapabelo ko. Shal, wala namang pambelo, no? Ito, madami pa rin siya, kasi nga, tinitipid natin eh. After ng rejuve, after ko ng 30 days nito, kukontinue ko pa rin yung gamit nito kasi importante talagang may sunblock. Tapos, additional na tip ko lang sa inyo, pagka nagre-rejuve kayo, kahit anong rejuve pa yan, kung halimbawa, sa umpisa, nagkaroon kayo ng, hindi, sa umpisa pa lang, ang gagawin nyo, kahit anong product gagamitin nyo, kahit sabihin pang all natural ingredients, basta kung ano yung mga kiniklaim nila, magsiskin test muna kayo palagi. Yan. Magsiskin test muna kayo palagi. Kasi, kung ang isang product ay, kung allergic kayo sa isang product, sa umpisa pa lang, magkakaroon na siya ng reaction. So, mag-skin test muna kayo. Dito, mag-patch test kayo sa ganito nyo. Tapos, kagaya nito, itong rejuve set, lahat siya ilalagay nyo. Ingin itong mga bata. Lahat ng product na nasa rejuve set, yung facial wash, ilagay nyo sa ganito nyo, skin test nyo siya. Tapos, pagkatas nun, pagka walang reaction, proceed ka naman sa toner. Sa ibang skin na. Yan. Tapos, hanggang sa, pati sa sun shield at saka sa serum. Kasi, para malaman mo kung saan ka allergic, syempre sa iba-ibang, ano mo siya ilagay, di ba? Sa iba-ibang, lagay mo ng label. Ngayon, pag nagkaroon ng reaction, ibig sabihin, allergic ka. So, yung iba kasi may mga nag-feedback sa akin. Actually, may mga maraming nag-feedback na pang day 10, mga ganyan. Basta, nagkaroon sila ng pamamantal sa mukha nila. Tapos, ano pa ba? Sa Makati daw. Sa akin, wala naman naging ganun. Walang ganung pangyayari talaga. As in, wala. Hindi ko rin alam kung siguro. Basta depende talaga sa skin type natin yan eh. Kasi yung purging, masasabi ko talagang normal siya. Kahit anong skincare yan, normal na magpo-purging ka. Ngayon, yun nga, yung nangati yung iba, nagbalat na at day 3, tapos a few days after, nangati. Namantal, hindi daw nila kaya yung kate. So, ang ina-advise ko sa kanila, kasi hindi ko naman alam ang ano, sabi ko sa kanila, stop na lang nila. Ngayon yung, sabi naman itong si Daddy, sabi ni Daddy, kasi marami na rin daw siyang na-try na products dati sa face niya. Ang sabi daw ng derma, hindi mo pwedeng isisi sa product yung nangyaring ganong reaction. Kung ilang araw mo na siyang ginagamit, gets nyo ba? Basta yun na yun, yung kagaya ng sinasabi ko. So, sa umpisa pa lang, pag nagkaroon na kayo ng ibang reaction sa face nyo or sa balat nyo, allergic kayo sa product na yun. Ngayon, kung ilang araw nyo na siyang ginagamit, hindi kayo dun sa product na yun naging nagkaroon ng reaction na ganun. So, ano yung mga possible na reason na nangati ka? So, syempre, no, unang-una, pagka nagre... Teka nga, ang ingay ng TV. So, ayun na nga. Hinakol yung TV. Ano yung pwedeng possible na reason kung bakit nangati sila?
So, unang-una, pwedeng sa alikabok or sa dust. So, syempre, dahil pagka nagre-rejuve ka, kaya nga rejuvenating, di ba? Nire-renew niya yung outer layer ng balat natin. So, pinapalitan niya ng bago. Ngayon, syempre, pag nagbabalat ka, sensitive yan. Sensitive yung balat mo. So, paulit-ulit ako, di ba? Yun. Syempre, pagka naalikabukan ka or na-expose ka sa basta yun nga, pagka na-expose ka sa matinding alikabok, possible na yun yung naging reason. So, anong gagawin mo? Hindi maiwasan, lumabas ka, nausukan ka, naalikabukan ka. Pagdating mo sa bahay, maghilamos ka. Kasi, yun nga, kailangan alisin mo yung dumi na nasa mukha mo. Tsaka yun nga, huwag mo kakalimutan to, no? Itong sunscreen. Pangalawang reason, anong pwedeng maging isa pang reason? Yung sobra kang napawisan, sobra kang na-expose sa init. O, sa init na lang. Siyempre, pagka naglalabas ka ng pawis, dumi rin yun eh, di ba? So, ano ulit gagawin mo? Maghilamos ka pa rin. So, i-cleanse mo pa rin yung mukha mo. Hindi naman masamang gumamit ng cleanser, ng facial cleanser ng Rejuve. Ito to, sana ba? Ito. Hindi naman masamang gumamit ng facial cleanser sa isang araw ng higit sa 2 beses kasi cleansing lang naman to eh. Lilinisin niya yung mukha mo. Yung toner, siguro, ang mapapayo ko lang dito, twice mo lang siyang gagamitin. Okay, so sa umaga lang siya sa gabi. Halimbawa, umaga, bawa routine mo na maaga ka naliligo. Pagkaligo mo sa umaga, mag-toner ka. Tapos, sunshield. Pinawisan ka. O, anong gagawin mo? Hilamos ka. Tapos, sunshield. Ako, yun ang ginagawa ko. Yun ang effective sa akin, ha? So, baka mamaya kasi nagre-reapply din kayo ng toner, pinawisan kayo, nagre-reapply kayo ng toner, tapos ibigay ka na naman ng sunshield. Masyado nang masusunog yung mukha mo sa toner. So, twice a day lang to. So, ano pa yung pangatlong reason? Siguro hanggang 3 lang yung mabibigay ko. Pangatlong reason, pagka nagre-rejuve ka, huwag kang gagamit ng ibang product aside sa rejuvenating set. Tapa na yung mukha ko. Ayan. Ito, ano to? Bote lang to, ha? Tandaan nyo, bote lang to ng Ultra Hydrating Foam Cleanser. So, ang bote ng Rejuve Facial Cleanser is ganito din siya. Nasa ganitong bote siya. So, yun. Wala kang ibang gagamitin na product, kundi yung ginagamit mo lang na yun. Kasi, halimbawa, gumamit ka nito, tapos may nabili kang Korean skincare, tapos pinagsama mo silang dalawa. Eh, hindi pala magandang pagsamahin kasi hindi mo alam kung saan ka naging allergic or saan ka nagkaroon ng reaction kasi nga pinagsabay mo sila. Or sa makeup, yan, hindi, simula nang gumamit ako nito, hindi na ako nakikita ng mga makeup ko. Malungkot na sila. So, ang nakikita na lang na... Masaya naman daw siya, no? So, ang nakikita ko na lang na makeup ko sa... Hindi naman pang everyday kasi hindi naman ako na everyday nagme-makeup pag lumalabas na kami. Is literal, kilay lang talaga tsaka lip tint. Wala na akong ibang nilalagay. Kahit powder, ha? Hindi ako naglalagay ng powder. Kasi nga, nung una iniisip ko, pagka nag-powder ako, baka ma-emphasize lang yung mga pagbabalat. So, hindi naman ako nagbalat. Pero, hindi pa rin ako naglagay ng powder. Kasi, okay naman siya sa akin eh. Pagka, minsan may time na parang oily, ganyan. May pagka-oily siya. Nagbablat lang ako ng tissue, ha. Hindi wipes, hindi ano. Tissue, ganyan. Ginaganyan ko lang. Or yung lampin ng anak ko, ganyan. Ginaganyan ko lang sa mukha ko. Kasi nga, ang shiny ko tignan sa... doon. So, yun lang. ano pa ba?
So yun lang yung advice ko sa inyo pag gumamit kayo ng ito, Rick Skincerity na rejuvenating set. So after 30 days, ang gagamitin ko naman is yung maintenance set or yung glow set. Ito yun, papakita ko muna sa inyo ha. Ayan. So ito yung may boteng ganito. Ayan. Ultra Hydrating Foam Cleanser, 160 ml. So, ang laman niyan, ito siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Color, pink siya. Ang laman niyan. Iba naman ang formulation nito. I mean, iba-iba yung ano niya. Kasi, yung rejuvenating set natin is medicated siya talaga for rejuvenating siya. Tapos, after naman ito, ito hindi nyo na kailangan lagyan ng water to kasi ano na siya, ready to use na yan. Sunod dyan, di ba may toner tayo? Ito naman yung deep cleansing water ng Rix. Ayan. Sana makita nyo. Ayaw mag-focus. Ayan. Ito, nanumili natin. Ayaw mabigyan ng justicia. Basta magpa-flash na lang ako ng picture dyan. Magpa-flash na lang ako ng picture dyan itong glow set na to. So, ito yon. Hindi ka na magpipil dyan ha. Wala nang peeling na mangyayari. Kasi maintenance set na lang siya. Meaning, pag naubos yan, dire-diretso lang ang gamit. After naman ito, di ba may serum din tayo. Hindi ko napakita sa inyo yung serum kasi gabi ko siya ginagamit. So, yung serum naman ng... Actually, ubos na siya. Bote na lang. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Nandito siya nakalagay. Tapos, ito yung laman niya. Yan. Oh, ayaw na naman mag-focus. Oh, basta yan na yun. Okay? So, paglalagay niyan. Ganyan, ganyan lang. Ganyan, 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 ganyan. Tapos, kalat nyo lang ganyan. Tapos, patting motion. Yun ang sabi ng CEO. So, after nito, ito sa gabi din to, sa gabi. Pero, dati, nung kasi ang originally, ang unang product talaga ni Rix is itong dalawa lang. Itong duo lang na to. Yan. Tapos, naglabas sila ng toner. Tapos, naglabas sila ng glow bar. Tapos, nagkaroon ng rejuvenating set. So, yun, lumago na ng lumago. Ngayon, may mga glutathione na sila. Tapos may lalabas pa na underarm cream, tsaka lotion, at tsaka body spray, body mist, parang ganon. So, yun. Sa umaga, ito. Ito talaga yung original na packaging niya eh, ng sunscreen. Kaya lang ito kasi, kaya ganito yung lalagyan niya, temporary packaging lang yan. Kasi baka sabihin nyo, fake to, or fake to, ganon. So, ito yung temporary packaging na kasama sa rejuve set. So, siguro yung first batch na lumabas nito, ganito yung makukuha nyo. Yung, pag bumili na kayo ng individual, ganito na siya. Nasa ganito siya. Yan, okay? So, original yan, original din yan. So, bibili kayo sa mga authorized resellers lang and distributors. Yan. Tapos, meron din sila yon. Pinakita ko sa inyo kanina yung glow bar. Ito namang glow bar, sa katawan naman siya. So, pag binuksan nyo yan, may net. Sabihin nyo sa akin kung gusto nyo siyang gawan ko ng separate na review. So, gagawan ko siya. Tapos, update ko pa rin kayo kung ano mangyayari sa balat ko after ng rejuve at saka habang gumagamit ako ng glow set or yung maintenance set. So, ayun lang. Nakain na kami. Dami ko sinabi. Ay, tip ko pala sa inyo. Pag kami ganito na kayo, huwag nyo itatapon. So, pwede nyo siyang lagyan ng shampoo or bath gel. Diba? Tapos, pag magta-travel kayo, ito na lang yung dadalhin nyo. Tapos, lagyan nyo ng label. So, pahabol pala guys, no? Syempre, may iba sa inyo, hindi pa nakakabili ng ganito. Meron kayong mabibiling foam dispenser ba tawag dito? Basta foam dispenser sa Miniso.
So punta lang kayo doon sa section na may mga ganitong bote. Pero maliliit lang siya, ha. Parang ganito siya. Parang mga nasa ganyan siya. So, hindi, pero hindi foam cleanser to, pero ganyan yung itsura niya, may mga number 'yan. 'Yan. Napin niyo lang sa Miniso, meron 'yan. So, 'yun. 'Yun lang. Tapos ang ratio niya pag nilagay niyo siya sa lalagyanan, kasi pag tin-transfer niyo dito yung laman ng cleanser, ng rejuvenating cleanser, pag sinalin nyo siya dito, baka puno na yan. Kung ganito kalaki yun, ha? Example lang. So, halimbawa, itong lalagyan na to, gagawin mo dito, kung ganito siya kalaki, kalahati lang yan. Tapos, tsaka mo siya lagyan ng water. Yun yung pampuno mo doon. So, tas haluin mo lang. Yun. Tipid ka. Okay? Okay. Hi, guys. Ayan. Magawa lang ako ng ano, merienda slash dinner, kasi baka ito na lang ang i-dinner ko. Ayan. Meat bread, yung may raisin. Tapos, gumawa ako kagabi ng tuna sandwich. Ayan. Tapos ayan, nakaano na siya. So, gumagawa tayo ng parang ano, hot pockets. So, tingnan natin. Yan siya. So, hindi pa siya masyadong luto. Toast. Ito, toast ko pa siya ng konti. Tapos, wow. Ano yan? Effect yan ng ano eh, ng sunblock. Kaya dapat talaga may pang-block ka. Tapos, ganyan yun. Ayan. As usual, hapon na naman nakapag-start ng vlog. May ano kami, ano nga, ano ba ngayon? February 14. So, it's Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Ano ba? Saan ba kami pupunta? Baka pumunta kami dito sa may district. Sa may district mall. Malapit lang sa... Hindi pala malapit. Ah, dito sa may Aguinaldo Highway. Basta mamaya. Nadali namin kayo dun. Sama namin kayo. May family date lang kami. As usual, ayaw na naman sumama ng tatay ko. Ayun, bantay na naman ng tindahan. So, kayo na lang ang sumama sa amin. Ayan, nandito kami sa Rafael's Restaurant. Tatry natin yung bagong restaurant dito sa may Imo. Hi, guys! Ayan, nabuhayan na naman siya. Hi, guys! Hi, guys! Ayan. Tingin rito. Sama ka kay Daddy. Wow! Hi! Okay, let's go! Dito na kami. Saan nag-i-stay dito? Sa manager. Balikan. Lolo yun. Balikan. Sino ba Rafael? Ako. Main yung talaga. Hello. Hindi. Walk-in lang. Ayan. Ganda ng interior nila. Oh. Tapos. Saan daw? Ay. Doon tayo rin kuya. Di ba masyadong mahaba? And meron silang Instagram account, ayan. Instagram. Tapos, yung Facebook nila. May pa-background music pa sila. Romantic na tugtog. Kasi nga Valentine's ngayon. Parang meron silang Valentine's special dito. So, ayan. May promo-promo sila. Yan daw yung ano nila. Actually, nakita ninyo kanina yung naka-white, ano, friend namin yun. So, ilang beses na namin nakikita sa Facebook na nagpo-po siya. So, since taga rito lang din tayo within the area,
So, binisita natin yung restaurant. Ito, promo. Tatry natin. Makakasama namin dati sa Kalokohan. Obviously, masarap yung gambas nila kasi dalawa na lang. Bago naubos sa pinigilan muna namin eh. Kaya may natira pang dalawa. Tapos kay Kara, ito, meron silang kids meal dito. Spaghetti and chicken. So, nandito yung chicken kasi hindi naman kumakain si Kara. Tapos, order kami ng lechon kawali. Tapos, waiting pa rin yung, ano yun? Porchetta. Hindi ko alam kung alin sa dalawa. Pero sabi nila, porchetta daw. Ayun. Porchetta yung sa tayo. Kara. Lagyan mo na ito, kuya. Hi, vlog. Say hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Doon na, kumakain na kami. Kuya, sensulit yung kawali niya. Isa ron, spaghetti. Sa aming talama, wala pa. Actually, wala talaga kaming balak lumabas. Sa bahay lang, masi-celebrate. Para lang maiba. Saka kasi baka magtampo. Pero Valentine's Day is every day para sa amin. Pagluluto mo lang araw-araw, Valentine's Day. Sama mo na Pasko. Importante lahat ng membro ng pamilya, walang may sakit. Hi, busog ka na? Busog ka na? Ha? Mahingi tayo dun paglabas natin, ha? Hi, vlog! Say muna, hi. Say muna, hi. Dali na. Dali. Hi, vlog! Oh! Inaantok na. Oh. Nag-aaya na itong umuwi eh, kanina pa. Mami, uwi na tayo. Mami, uwi na tayo. Let's go, baby. Let's go na. Babay ka na dun sa baby. Ah, sige, sige. Bye-bye. Say bye-bye. Baka lagay mo sa kamay mo. Say bye-bye. Bye, Alesso. Bye-bye. Bye. Bye. Cute. Sige po. Bye-bye. Ayan yung bar. Pagpalabas. Dito yung wind.
Meron din sila sa labas, ayun. Open area yata yun. Okay, daddy ka lang. Kay daddy. Kay daddy. So, ito siya along Aguinaldo Highway lang siya. Yan. So, Edwin Samot Building siya. Tapos, katapat siya ng... Halos katapat siya ng Sea Oil. So, yan. Ito yung katapat niya. Parang... bilihan ng mga truck. Ayun. Mag-open yung pass natin ng events place. Oh, pakinggan ka mo si daddy. Dali na. Tingnan mo, tingnan mo. Happy birthday to you. Happy birthday to the dance room. Happy birthday to the dance room. Tatawa, tatawa, di. Di. Happy birthday to you. Happy birthday to you. You belong to the zoo. With the monkey and the donkey, the gorilla is you. Happy birthday to you. You belong to the zoo. Dali mo, dali. Sabi ko naman sa'yo, ang hindi. Lana? Lana.